gagawin natin ngayon. Yun po. Naka ano na yung ano, wala pa siyang kaha. Transfer case. Preno, bubuksan natin. Papapati differential, titignan natin. Rear drive po ito, pero may four-wheel drive siya. Four-wheel drive, tapos may rear, may front. Kaya yun po yung papakita natin kung paano mag-disconnect ng front na drive wheel niya at sa rear. At i-demo po natin paano ang laro ng front at saka rear. Nag-i-stick din po itong mga preno niya, kaya siya-servisan na natin. Matagal na po itong naka-stack, kaya wala siyang kaha para i-recon nila yung sasakyan na to. Kaya ito ipapakita ko kung paano kalasin ng may front drive wheel at saka rear. Tsaka siya-servisan po natin yung mga preno. Yan po, umpisan na natin yung mga preno para maalis ang stack up niya at saka yung mga maingay na preno, yung sa kanya rotor at rear brake niya, yung mga drum niya, para re-repace natin. Ito po yan, umpisa natin yan, yan. Kinakalas na natin at makikita nyo po lahat kung anong gagawin natin, paano gawin ng ganitong mga may front at saka rear drive at mag-disconnect ng kanyang mga drive front. Itang transmission, NMA pa ba? Clutch. Ano po ito? Kain. Transmission. Rotor, pag-ang brake lang, di ba? Apin niya. Pull down kay. Pull down niyang rotor. Ay, brake drum. Ang pong rotor. Apin niya rin buong sanggali. Pero parte itang... Parte. Wala pa na sabihan ko na lang. Kaya kapot ang yari. Dati, maligod po ni Jusik. Lumalakas yung gagawin niya. Masipag po eh. Ne? Ha? Masipag po ako. Masipag na? Oo. Ha? Yan, maswelo yung customer, ne? Oo, ne. Mas makamaliit ang car. Siranin. Kayo. Ne? Suray pa lang niya, siray. Bearing, inner bearing yan na seal. Ito po yung seal niya at saka inner bearing. Ito po yung outer.
bearing. Ito po yung nut niya, yung spacer lock. Sama-sama po rito. Ito po yung lock ng spacer lock sa ano ito. Axle for front kanyang four wheel. Yun po. Ito. Sa CV joint na sa four wheel. Ito po yung likod na alas na natin. Wah. Ito po yung ano, brake drum niya, maingay, nandumidikit. Dumidikit siya, tapos pa ano po natin, pa machine shop natin dahil naglalak po yan sa brake shoe niya. Yan po, para pumantay siya at makakapit ng maayos, pantay-pantay kasi ang dami niyang tama. So bago repaste po, pina-repaste natin dahil nahirapan po tayong magbaklas kahapon. Hirap na hirap po tayo magbakalas dahil na bumaon yung brake shoe rito sa gitna, dito nakaumbok tsaka rito nakabawon yung brake shoe, kaya pinarepaste po natin tsaka kinalawang eh. Adjust ko na po ito, na-adjust na po itong ano po. Ito pong caliper, stack up po itong pin na to. Yung pong pin na yan, stack up po pina-ano natin, pina-rebusing. Yan po. Para inalis yung stack up niya, binunot. Tapos pina-build up natin to para babalik sa dating sukat yung walang kasaw. Dati po gumagalaw to ganyan. Kaginanyan mo, gumaganyan po yan. Oh. Pero rebusing din po natin itong caliper na yan. Oh. Ito nagawa po ito. Nalagyan ng axle to. Ito po yung CV joint niya sa pukawa. Four wheel, ito po siya. May lock po rito, papasok po dito sa ito. Ito, ito po siya. May spline siya rito. Ayan, para dito, para diyan. Ayan, para iikot yung four wheel niya. Ito nakadugtong dito sa rotor. Ito po. Lagyan po natin siya ng grasa. Tapos po itong bearing. Lagyan natin itong silsil. Ito po, ayun yung pinaka-twerka niya. Ito po yung pinaka-twerka ng ano kasama yun. Parang washer at saka twerka na siya. Ganito po siya kakapalo. Thank you.
Tapos may lock, may ano siya, para hindi siya ikot. Ito po ang pinakalock. Pinakalock po to. Tapos may ano ito, sagatla rito, papasok ito. Yan dyan, meron siyang papasukin to. Para hindi siya ikot ngayon, meron po po, meron pang dalawang tornilyo. Yan, papasok siya ganyan. Meron siyang thread doon sa linagay natin pinaka-tuerka niya. Meron siyang thread doon. Doon siya kakapit para hindi ikot, hindi luluwag yung bearing control dito. Parang lock to. Yan. Dito po siya. Wak po niya. Siya sentro po yung guide niya. Tapos yung pag ano ng tornilyo kailangan nakasentro. Ito lang po nagdadala sa four wheel. Kasi po pag yan po linagay mo na ng tornilyo, pag ikot ng gulong, sasama na siya yun, sasama na yung CV joint niya yun, sasama na siya. Ito yung pinaka four wheel niya. Dito po, ito po nanggagaling dito, yung pinaka CV joint ano niya sa front, outer CV joint. Parang sa mga front drive wheel po yan. Kaso may transfer case siya po. Doon na ito, yun o. Yun o. Ayan po siya. Ayan o. Yun. Sa ilalim yun o. Ito. Yan po yung pinaka propeller niya. Yan po siya iikot. Ayan o. Pag sinip mo sa transmission yung kanyang four wheel, yan po yung magdadala yung propeller na yun. Yan po. May transfer case po yung transmission. Ayan po yung transfer case niya para sa front four wheel niya. Ayan o, yung transfer case. Ayan po yung transfer case niya. Ayan. Ito po yung transmission. Nakadikit sa likod ng transmission niyan to. Kaya pag ikot ng transmission, iikot siya pag naka four wheel. Pag naka shift na yung four wheel, iikot siya. Dahil dito sa transfer case na to. Yan o. Tsaka sa propeller na to. Papuntang ano po ito, siyang nagaano dun sa meron siyang differential sa harapan. Ayun po yung differential niya sa harapan o yun. Ito po. Ayun po yung differential sa harapan. Pag ikot na ito yung may ikot o. Ayun. Ayun po. Ito po yung differential niya sa harapan. Diyan po siya yung propeller. Diyan po nakadugtong. Iikot niya pag ibang manaka four wheel. Magsisip yung mga mag-engage yung four wheel mo, yung engage mo, iikot yung sa transfer case. At dito nakaano itong pinaka-axle niya, ito CV joint, inner. Tapos iikot niya yung outer dahil nakadugtong dito sa kanyang kanya rotor. Dahil ito kung nagdadala, ito. Ito yung pinaka-axle niya, yung CV joint. Base plane po ito. Pag tinornilyo mo rito, yan, pag tornilyo mong ganon, yan, didikit yan. Siya na pag-ikot nito, dudugtong na dito sa kanyang rotor. Kaya sumasama siya.
na maigpit to para iwas sa putol sa mga stud niya. Pag-ikon mo ganyan, no? Kung sumasama na siya, ayan, no? Sumasama yung axial niya sa harapan, nandun yung kanyang differential, kasama dun sa differential na yun, yun, no? Yung propeller, yun, no? Pinaikot niya yung differential sa harapan ng propeller. Yung propeller naman yun, yung sa likod niya, yun ang transfer case, yun, no? Doon siya manggagaling doon sa transfer case. Yun, yun. Yung pinakita kong transfer case po na nanggagaling dito sa transmission, siyang nagpapayikot papunta dito sa differential sa harapan. Tapos mayroon siyang axial CV joint dyan po. Dito po. Siya namang magpapayikot sa gulong dito. Ayan. Pag naka 4-wheel drive siya, paikutin tong sa harapan. Kasi ang ano po nito, talaga nagpapaga na kayong, hindi naka-engage yung four wheel niya, sa likod lang po siya iikot yung gulong sa likod siyang iikot. Meron din po siyang propeller na nanggagaling dito sa transmission, yung tinatawag nilang rear drive, may differential din po sa likod. Ah, nano. Nako tanda. May dalawang tornilyo po rito, yung isang mahawak yan sa caliper. Yung kanina sa ilalim yun to, yung sa taas naman. Siguraduhin lang po natin maigpit to, baka preno ito. Ito ang pinakadelikadong parte ng sasakyan. Di baling may nakalimutan ka sa magena, huwag yung magena hihinto lang ito. Buhay ang nakataya. Kaya ito po, pag gumagawa tayo ng preno, siguraduhin natin yung kaligtasan at maigpit yung mga tornilyo para safe yung ginagawa natin at walang peligrong mangyayari. Double check lang po natin yung tornilyo dito sa taas. Tapos dito sa ilalim. Okay, maigpit na po. Tapos dito tayo sa lock yan. Dito may lock yan. May lock po. Lalagay natin yung lock ng
Tapos may takip po yan. Ayan, tatakpan natin. Yan po, tapos na po. Maraming salamat po. Sana may naibahagi na naman po ako sa inyo ng konting kaalaman at dito sa mga four-wheel drive na mayroon na differential sarapan at propeller at transfer case na rear drive po ito. Kaso yung front drive wheel niya may differential sarapan at may axle na nagdadala rito sa may CV joint din. Inner router, ayan, pinaka-axel niya yon. Tapos dito siya kukonekta dito sa kanyang rotor. Ayan, ayan po yung four-wheel drive. Ito po, patapos na po. Ayan po. Okay, sana po meron na naman po akong na-share sa inyo kahit konting kaalaman na God bless po sa ating lahat. Salamat po. Mabuhay po tayo.